Magandang araw mga ka-59, mga corporate. No? Ngayon, isa na namang interesting topic yung ating i-discuss. No? Again, kung bago ka sa channel na to, no, panoorin mo itong videos, then right after the video, no, mag-subscribe and then pindutin yung bell button and para ma-notify kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. So yung topic natin ngayon mga ka-59, mga corporate, is that what to do before going on patrol. Ano ba ang gagawin mo? No, as a security personnel. As security personnel, ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin mo bago ka mag-conduct ng pot patrol or roving inspection sa security term? Alright? So, dapat, number one, una-una dyan mga ka-59, ipamiliarize mo yung sarili mo doon sa facility. No? Familiarize mo. Ano ba tong appearance ng facility namin? High-rise building ba ito? No, o commercial building ba ito, no, or industrial buildings ba ito, alright? So number one dito, or letter A dito mga ka-59, is that yung complete official name of the facility. Ano ba yung pangalan ng binabantayan mo, anong kumpanya yon? For example, magbanggit na lang tayo ng mga sikat dito, SM commercial, no. Ano pang mga hotels, no? So dapat alam mo yung pangalan ng facility na binabantayan mo. Dahil pag tinanong ka una-una diyan, tapos hindi mo alam, no, mawawala yung credibility mo. Okay? So dapat alamin mo yung official name ng binabantayan mo. Yan yung number one. Okay? So number two is that the complete official address of the facility, no? Saan ba itinayo? Saan ba nakatayo? Ano bang nakakasakop sa lugar? Ano bang nakakasakop sa facility ito? Anong lugar ba itong tinatayuan ng binabantayan ko? So dapat alam nyo yan. Right? So number 3 is that nature of building of the facility. No, yun nga sinasabi ko kanina, kung hotels man yan, kung shopping malls man yan, kung industrials man yan. No, so dapat alam mo yan. Factory man yan, so on and so forth, no? So dapat ganun. And then number 4 is that the organizational structures of your officers of the company, no? Structures nila, from president, kung mayroong president, from president, GM, assistant GM, no? And some department heads, no, mayroon yun. May mga organizational structures yan. So, alamin nyo dapat yan. Baka magkasalubong na kayo ng GM mo, hindi mo pa kilala yung GM mo. So, mahirap naman yun. Okay? Pag tinanong ka, sinong GM mo? Si Mr. Blank Blank. Nakita mo ba yung itsura? Hindi ko nakita. So, mahirap ng ganun. So, dapat kilalanin natin yung mga key officers ng company. Alright? Then the next one is that yung layout of the facility. Ano ba yung layout niya? Sabi ko nga kanina, pataas ba yung buildings? No? So, palapad ba yung buildings? Yan yung mga layouts. Okay? Then next one is that yung policy and regulations of the organizations. So, ito, kung wala kayong orientation sa company, no, na pagbabantayan nyo, no, mahalaga ito na matutunan nyo. Ano ba yung dapat gawin mo bago ka mag-conduct ng foot patrol? What to do before going on patrol? No? So, mahalaga ito, no? Policies and regulation of the organizations. Ano ba yung mga policy and procedures ng organization nyo? So, ibibigay sa inyo yan during orientations. Now, kung wala namang orientations, dapat ikaw na yung mag-report. Magtanong doon sa mga nauna doon. Okay? So, dapat, sa mga nauna namin nating 5-9, nauna na doon 5-9, no, turuan natin ng maayos yung bago nating kulig. Para at least, hindi rin mabulyaso. Okay? So, mahalaga yan mga 5-9 na malaman nyo. Then, the next one is that security policies and procedures. So, yan. Dapat malaman mo yan. Ano ba yung mga policy and procedures ng security? Hindi lang doon sa, huwag kang maging specific. I mean, doon lang sa may binabantayan mo. Ay, hindi, dito lang ako sa gate eh.
So, kung ano yung policy and procedure dito sa gate, eh, ito lang yung aking alamin. No, maging general ka. No? Ibig sabihin, lahat ng security policy and procedures being in place on that facility ay dapat mong malaman. No? Kung hindi naman, kung wala naman, so ikaw na yung mag-effort na mag-search. And then recommend it to your immediate supervisor. May mga ganun kasing company, no? Wala silang security and procedures. No, for example, walang corporate security, so ibig sabihin, hindi na in place yung sistema. Hindi pa nagawa ng mga PNPs, no, policy and procedures. So, pag ganun, no, wala kayong corporate security, wala kayong director of security down to service associate, no, ang reporting nyo is direct to human resource, no. Pag human resource, no, so dual, no, ibig sabihin handle niya yung department niya, handle niya yung security. So minsan nami-mislook kayo, no. Yan yung dahilan sometimes na ang security is parang hindi sa kanila importante, no. Pero pag may mga security, corporate security na kayo, ibig sabihin may mga organic security personnel kayo, so hindi po pwede mangyari yan dahil paglalaban ng mga corporate security yan, no. So next one is that yung all emergency procedures. Ano ba yung procedures natin during emergency? For example, mayroong shooting incident. Ano ba yung procedures nyo doon? So dapat alamin mo yan. Tinuturo naman yan during orientation. Sabi ko nga, kung walang orientation, so ito yung gagawin mo. Dapat alamin mo. Next one is that yung pag mayroong nagwalang empleyado, ano ba yung procedures nyo? No? Mahalaga din yun. Mayroong namatay na, wag naman sana, mayroong biglang namatay na empleyado within the company facilities, no? Anong gagawin nyo? No? So may mga kanya-kanyang procedures yan, gentlemen and ladies, or mga ka-5-9. Basta ang mahalaga, bago nyo gagawin yung patrol nyo, pag-iikot nyo, is alamin nyo muna yung mga ganong system. Para for in case andun kayo sa area tapos nangyari yan, alam nyo on how to react quickly and accurately. Alright? So next one is that emergency telephone numbers of the following. Ano bang pinakamahalaga dito? Tatlo lang. No? Kailangan alam mo yung contact number ng pinakamalapit na police stations. Dapat nakalista sa yan. No? So hindi po pwedeng pupunta ka doon sa area mo sa building na binabantayan mo tapos hindi mo alam yung number ng pinakamalapit na police station. Okay? So alamin mo dapat yan. Number 2 is that yung pinakamalapit din na fire stations. No, ano yung pinakamalapit fire station? Anong lugar? So ganun din sa police station, ha. Saan yung pinakamalapit na police station? Anong lugar? Ano yung contact number? Next one is that dong yung fire station. Ano yung pinakamalapit na fire station? Ano ang contact number? Right? And then lastly is that yung nearest hospital. Ano ba yung pinakamalapit na hospital doon sa areyang binabantayan mo? Okay? Mahalaga din yun, gentlemen and ladies, or ka-5-9. Kailangan may listahan ka noon kung single post ka. No? Dapat mayroon kang naka-lista. No? Nakalista doon sa gilid ng guardhouse mo. Para anytime na mayroong emergency, alam mo kung ano at sino yung tatawagan mo. No? Hindi po pwedeng wala. No? Katulad sa amin dito, no? Lahat ng officers, no? Organic officers, department heads, mayroon kaming mga contact numbers na para alam namin kung sino yung tatawagan namin kaagad-agad. Okay? So, yung sabihin mo, sir, yung paano yung contact number ng agency ko? Obligation mo na yon, no?
hindi nakasali doon sa tatlo yun, no? Bago ka i-deploy, kailangan alam mo na yung contact number ng agency mo. O kung nag-a-apply ka pa nga lang, dapat alamin mo kung anong company yung ina-applyan mo. No, yun yung sinasabi natin na i-company profile natin muna, no? Mayroong mga agency na hindi ko sinisiraan yung hindi naman lahat ng agency, no. Pero mayroong mga agency na walang capability na magpasweldo doon sa mga security personnel nila. Marami yun. Marami akong alam na ganun. Especially yung SSS, no? Pag-ibig hindi nulugan, no? Very common problems ng mga security personnel yan, mga 5-9 natin, no? So, yun, mga ka-5-9. So, hope marami na naman kayong natutunan dito, no? Marami na mga, nabigyan ko na naman kayo ng mga tips, no? Kung anong gagawin nyo bago kayo mag-conduct ng POT patrol or mobile patrol man yan. Kasi pag POT patrol, gentlemen, mostly ginagamit natin sa mga high-rise building na hindi natin kailangan ng motorcycle, hindi natin kailangan ng four wheels para gamitin sa para sa pag-iikot, no? Pag high-rise building, ibig sabihin pataas yun, no? Pero pag mga commercial, yun yung palawak, no? Malawak yung area, mga ilang hectares yun, composed of how many hectares. Kaya ang ginagamit natin is either mobile, motorcycle, or four wheels, no? Yun yung kaibahan. Dalawa lang naman ang style ng patrolling, no? Foot and then mobile patrol. Okay, yung bicycle kasama na doon sa mobile patrol yun. Alright, so hanggang dito na lang muna, mga ka-5-9. So, again, bye-bye muna. Babalik ako with another interesting topics. Bye!